갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야. 굿데이. This is driver ng hari, ang inyong organic friend. Pulot na dural, walang chemical. Alright. Ito po ang driver ng hari, ang bulong at sigaw, the people's blood. Kumusta? Kumusta sa ating mga giliw na tagapanood at tagapakinig? Sana'y muli na naman tayong magkakaliig dito sa Betmo sa 2022. Okay, pag-uusapan natin dito ang mga pangyayari sa kasalukuyang panahon ng pandemic. Hanya na naglilisaw-lisaw na ang mga politiko. Marami na nagpaparamdam. Kaya mga kapatid, mga giliw kong tagapanood at tagapakinig, halina't na makiisa kayo. Makisama kayo. Let's join us. Ibigay natin ang ating mga komento kaugnay sa ating pinamagatang Betmo sa 2022. Okay, alright. At ang nakaraan, pinag-usapan natin si Papa Diggs, si President Rodrigo Duterte, na kung saan, hilong-hilo, litong-lito ang buhay ng matanda, ang ating Pangulo. Hindi malaman saan ba tatakbo ba palis, tatakbo pa palapit, o tatakbo na naman sa eleksyon. Na kung saan hindi pa nga tapos ang termino. Nagbabalak na naman tumakbo bilang bise. Bilang bise, ano ba masasabi nyo rito? Mag-practice na kayo mga troll. Mag-comment na kayo rito kung paano nyo ipagtatanggol ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa atin namang part 2 nitong ating Betmo, ang pag-uusapan naman natin dito ay si Manny. Si Senator Manny Pacquiao. Okay, wala na pong tingi. Pacquiao na po. Pacquiao na ang nagpahayag na siya ay nagbabalak din. Alam niya naman sa politika, walang isang permis dyan. Wala kang permis na kaibigan yan. No, kung nasaan na nga magagamit ka, kaibigan ka. Pag ikaw ay kaaway na at hindi ka na magamit, kaaway ka na. Okay. Kaya mga giliw kong pagpapalood at pagpapakinig,
comment nyo lang po sa baba kung inyo pong mga pananaw, ang inyong mga opinion kaugnay sa BetMo 2022. At sa siguro mga ilang katangian ng ating senador, imbis na good luck ang naipabaw sa kanya ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, eh bad luck. Bad luck ang pinabaon. At sana daw eh matalo. Saan naman nakakita ng Pilipino? Pilipinong ganyan, na kapwa Pilipino. Eh, idinadown mo. Tingnan lang natin yung nangyari. Kay Hidlin Diaz. Montek ng hindi mag-Buenas Diaz. At naging Buenas Tardes. Kung makikita natin na isama pa yan sa Matrix, nagigibain. Gigibain daw si Pangulong Duterte. Eh, paano? Paano nga naman? Okay. Focus tayo. Focus kay Senador Manny Pacquiao. Kung titingnan natin ang katangian ni Senator Pacquiao, eh, ayon sa kanyang biography, ayon sa kanyang nakaraan, eh, dati talagang mahirap, no? At siya nga daw ay tindero ng tinapay o pandisal. At sa usapin ng mga politiko na yan, lahat yan mahirap pagdating ng eleksyon. Lahat galing sa hirap. Ngunit ang Manny Pacquiao po eh ayos sa kanyang kasaysayan eh talagang mahirap. Kaya nga nagboxing para maihahon ang kanyang pamilya. Higit sa lahat ang kanyang si Mami Donicia Pakpakman. Pakmami. No? Ma'am Pakmami ni Pakman. At maaaring makarelate sa mga mahihirap na nakararami na mamamayang Pilipino. Kaya maaaring sa isang banda, pwedeng subukan maging presidente ng Pilipinas. Kaya sa mga troll, Senador Manny Pacquiao, kung meron man, Bigyan naman. Kahit panload lang. Pag-practice nyo ang driver ng hari. Ang mga komentaryo ng driver ng hari. Kung paano nyo ipagtatanggol si Senator Manny Pacquiao para sa pagiging presidente ng Pilipinas. Bagamat siya ngayon ay wala, nandun siya sa laban. At mga kalaban niya sa politiko eh isang pinapangarap ang matalo siya sa boxing para mabawasan ang mga taga-suporta ni Manny Pacquiao pagdating ng eleksyon. Ganyan po ang buhay sa politika at ang buhay ng mga politiko. Iisang permis ang sariling interes. Iyan lang po ang perwis. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Kaya Tingnan natin. I-comment nyo dito sa baba. Sa baba, i-comment kung ano man ang inyong nais na ilarawan ang ating Senador Manny Pacquiao na isa na ring bilyonaryo at pumasok na rin sa tinatawag na Billionaire's Game. O, nakakita ba kayo pagkatapos mag-araro eh pumunta ng Malacanang para mag-session? Wala. Lahat ng naupo dyan, kung hindi malalaking lupain ang pag-aari, malalaking kumpanya ang pag-aari. Yan lang po. Dalawang klase lang po. Malaking kumpanya, malaking lupain. Wala po kayong nakita ng driver ng hari. Pagkatapos mo masada, pupunta ng Malacanang para mag-session.
Okay, kaya yan po ay laro lang ng mga bilyonaryo. Hindi ka pwedeng tumakbo presidente kung wala kang milyones. Wala kang milyones. Ayun, sa kangkong ang kapupulutin. Ika nga eh, parang ang industriya nito ay tinatawag na rin na that's entertainment. Showbiz na natin. Kaya nandito ang driver ng hari para ibigay ang kanyang mga komentaryo para sa pagpili kung nais niyong piliin o kung wala kayong tulak kabigin o wala kayong tulak sipay para sa mga tatakbo sa 2022. Ito po ang part 2 ng ating series na ating pinamagatang Pet Talk sa 2022. Alright! Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa Driver ng Hari, subscribe na po at hit the bell para updated kayo sa mga vlog ng Driver ng Hari, ang Bulong at Sigaw, the People's Vlog. Okay, at binibigyan natin ng mga komentaryo ang ating mainit na issue sa lipunan, ang mga viral na issue sa ating paligid. Kaya tutok lang dito sa Driver ng Hari, ang Bulong at Sigaw, the People's Vlog. Okay. Alright, this is Driver ng Hari, ang inyong organic friend, pulot na dural, walang chemical. Alright!